Good morning! Good morning, good morning, and good day sa lahat ng ating mga tumatangkilik at patuloy na sumusubaybay sa ating daily devotional. Today is Tuesday, June 21, 2022, dito po sa Hong Kong, China. Ang oras po ay 6:31 ng umaga. Kumusta po ang bawat isa? At nandito naman tayo para tanggapin ang dakilang biyaya ng Diyos na inihanda para sa ating lahat. So, gising na po tayo sa lahat ng mga sumusubaybay dyan po sa North America, Canada, US, at sa London, UK, o sa Europe, marami ding sumusubaybay sa atin, sa Middle East. Ganon din po sa buong Asia, kasama na po ang Singapore, Macau, dito po sa Hong Kong, at ang buong Pilipinas. Kumusta po ang bawat isa sa atin? At ito po ang inyong lingkod, Pastor Rene Alog. At ako po ay makakasama ninyo sa susunod na 30 minuto ng ating pag-aaral. So samahan niyo po muna ako sa ating panimulang panalangin. Let us offer this wonderful daily devotional to the Lord our God, expecting that He will bless everything that we are going to do today. Amen. From our daily devotional and everything that we are going to do for the rest of the day. Yung iba po ay patulog na, iba naman ay madaling araw pa lang, pero sa aking mga ka-time zone, ay magandang umaga sa lahat. Manalangin po tayo. Our God in heaven, you are glorious. Your power is beyond measure. And your majesty as well. Your sovereignty as well. And so today, again, with open hearts, we offer to you everything, our worship and our study of your word. Give us an open heaven, pour out your blessings upon us, your children, and we believe that we will receive fresh manna, fresh revelation, fresh bread from heaven today. And you will manifest yourself through healing, breakthrough, and deliverance. Bless us today, Lord, as we study your word. In Jesus' mighty name, amen and amen. So samahan niyo po ako sa isang awit. And after this song, magbabalik po ako para sa ating topic. God bless. Be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Minsan pa po, say, be it unto me. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart truth that sets me free. According to your
to me. Come on, join me now. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. You promise to carry our sorrows. You promise to carry our sorrows. Lord, we believe it's true. You promised an ending tomorrows. Lord, we receive them from you. That you bore, Lord, we have been healed. So be it unto me according to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. For the last time now, say, oh, be it unto me. According to your word, according to your promises, I can stand secure. Carve upon my heart the truth that sets me free. According to your word, O Lord, be it unto me. Be it unto me according to your word. Yan po ang makasaysayang linya or statement na sinabi ni Mary nung sabihin sa kanya ng angel na siya ay magdadalang tao. Napakaganda po. Yan din po ang ating mga nasasambit. Mangyari sa akin kung ano ang kalooban ng Diyos. Napakaganda po, di ba? Pinapakita kung gaano tayo nagpapasakop sa dakilang kalooban ng Diyos. Nagbabalik po tayo sa ating daily devotional at tayo po ay live simultaneously sa ating Facebook page at ang ating YouTube channel. Pareho pong ating address dyan, JLG Space TV. Ang request ko lamang po, kung kayo po ay nanonood sa ating Facebook page, to please follow, like, share, and tag your Facebook friends. Kung kayo naman po ay nanonood sa YouTube channel, JLG Space TV din, please subscribe. Click the notification bell, share, and like as well. Maraming salamat po. Yan lamang po naman ang aking hiling sa libo-libo nating sumusubaybay. At nagbabalik na po tayo sa daily devotional ngayong araw ng Martes, June 21, 2022. At ngayon ay magpapatuloy tayo sa Book of Psalms. At tayo ay nasa chapter 37 ngayon. Okay, so lumipat na tayo sa another chapter. Isang makasaysayang chapter. Medyo mahaba-haba ito, so hinati ko sa dalawa. So Psalm 37, 1 to 29. Ang topic natin ay inheritance. Inheritance.
So tayo po ay magbabasa ngayon from the NIV, Psalm 37, 1 to 29. So, bear with me, medyo mahaba-haba itong ating babasahin. Psalm 37, again, is a Psalm of David. At ang sabi niya, "Do not fret because of those who are evil, or be envious of those who do wrong. For like the grass, they will soon wither. Like green plants, they will soon die away. Trust in the Lord and do good. Dwell in the land and enjoy safe pasture. Take delight in the Lord, and He will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord. Trust in Him, and He will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn, your vindication like the noonday sun. Be still before the Lord and wait patiently for Him. Do not fret when people succeed in their ways, when they carry out their wicked schemes. Refrain from anger and turn from wrath. Do not fret, it leads only to evil. For those who are evil will be destroyed, but those who hope in the Lord will inherit the land. A little while, and the wicked will be no more. Though you look for them, they will not be found. But the meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity." Amen. "The wicked plot against righteous, the righteous, and gnash their teeth at them. But the Lord laughs at the wicked, for He knows their day is coming. The wicked draw the sword and bend the bow to bring down the poor and needy, to slay those whose ways are upright. But their swords will pierce their own hearts, and their bows will be broken. Better the little that the righteous have than the wealth of many wicked. For the power of the wicked will be broken, but the Lord upholds the righteous. The blameless spend their days under the Lord's care, and their inheritance will endure forever. In times of disaster, they will not wither. In days of famine, they will enjoy plenty." Amen. "But the wicked will perish. Though the Lord's enemies are like the flowers of the field, they will be consumed. They will go up in smoke. The wicked borrow and do not repay, but the righteous give generously. Those the Lord blesses will inherit the land, but those He curses will be destroyed. The Lord makes firm the steps of the one who delights in Him. Though he may stumble, he will not fall, for the Lord upholds him with His hand. I was young, and now I am old, yet I have never seen the righteous forsaken or their children begging bread. They are always generous and lend freely. Their children will be a blessing. Turn from evil and do good, then you will dwell in the land forever. For the Lord loves the just and will not forsake His faithful ones. Wrongdoers will be completely destroyed. The offspring of the wicked will perish." At ang ating last verse, 29, "The righteous will inherit the land and dwell in it forever." At sa mahaba nating binasa, yan po ang ating key passage, key verse for today's devotional, Psalm 37, verse 29. And the title of the topic is Inheritance. Verse 29 says, The righteous, those who have right standing with God. Amen. Righteous means right standing.
with God. The righteous will inherit the land and dwell in it forever. Hallelujah. Praise be the name of the Lord. The Bible has a lot to say about inheritance. And it all points to God's promises of inheriting full life in His kingdom forever. So, we have heavenly inheritance that we will receive when we get into heaven. And we have inheritance here on earth as God made this promise to us. God shows His goodness by giving inheritance or giving an inheritance to His children. Those who hope in the Lord will inherit the land, says the psalmist. Amen? Those who hope in the Lord will inherit the land. The meek will inherit the land and enjoy peace and prosperity. What a wonderful promise stated in Psalm chapter 37, that the meek, those who are humble, will inherit the land. Not only that we will inherit the land, but we will also enjoy peace. We will also enjoy prosperity. Hallelujah. In ancient Israel, the focus was on the land God had given the 12 tribes of Israel, the sons of Jacob. But today, we know that this inheritance refers to the whole earth and the new heaven and the new earth. In fact, the Lord Jesus Himself quoted from this psalm when He said in Matthew chapter 5, verse 5. So, let me read to you Matthew chapter 5, verse 5. Blessed are the meek, for they will inherit the land. This particular verse actually was quoted by the Lord Jesus Christ Himself from the book of Psalms, chapter 37. When He said, blessed are the meek, for they will inherit the earth. Hallelujah. God's goodness inspires parents to leave an inheritance for the generations that follow. Money saved up for one's children and one's grandchildren so that they have a head start in life. It's a good thing, right? To save something for our children, to save something for our grandchildren, so that they may have a head start in life, and that's a good thing. But people who honor the Lord also show care and compassion for the poor, and they work against injustice and against discrimination. In all that He did, the Lord Jesus modeled these important teachings. Do good, care for people in need, save up your money for your children, love the Lord, love your neighbor in Jesus' name. Share the good news of God's love and know that by grace, you have the blessings of eternal life. You have the inheritance of eternal life in His kingdom.
Hallelujah. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Inheritance. That's our topic for today's devotional. Napakaganda po, di ba, na isinalaysay ng Psalm 37 na meron tayong mga mamanahin, may mga inihandang mamanahin ang sino mang umaasa sa Diyos, ang sino mang tumutupad sa mga alituntunin ng kanyang banal na salita. Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa mga mana o mga inheritance. At lahat ng ito ay tumutukoy sa mga pangako ng Diyos na magmamana ng buong buhay ang kanyang kaharian magpakailanman. Magmamana ng buong buhay sa kanyang kaharian magpakailanman. Pinakikita ng Diyos ang kanyang kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mana sa kanyang mga anak. Katulad din po ng mga magulang dito sa lupa na hanggat kaya nilang mag-impok, mag-ipon, magsubi, magtabi ng anumang pwedeng pakinabangan ng kanilang mga anak, ng kanilang mga apo, upang meron silang mapagsimulan pag sila naman na ang nabubuhay. Ipinakita una sa lahat ng Diyos na siya ang unang magbibigay ng mana sa atin na kanyang mga anak. Sa mga nabanggit nga sa ating binasa kanina, yaong mga umaasa sa Panginoon ay magmamana ng lupain. Hallelujah! Di ba, napakalinaw na yung mga umaasa sa Diyos ay magmamana ng mga lupain. Ano pa? Ang maaamo o yung meek, sabi nga, yung mga maaamo ay magmamana ng lupain at magtatamasa ng kapayapaan at kasaganaan. Hallelujah. Blessed are the meek. They will inherit peace and prosperity. Magmamana ng lupain at magtatamasa ng kapayapaan at kasaganaan. Sa sinaunang Israel, ang pinagtutuunan ng pansin ay ang lupain na ibinigay sa 12 tribo. Ibinigay ng Diyos sa 12 tribo ni Jacob o 12 tribo ng Israel. Ngunit ngayon, alam natin na ito ay tumutukoy sa buong lupa, sa bagong langit at bagong lupa. Amen? We will inherit the earth. Hindi na lamang po isang bahagi ng lupain, katulad ng Israel na nga, pero bahagi lamang, meron silang Kanaan o ang Promised Land na siyang ipinamana, ibinigay sa 12 tribo ng Israel. Ngunit sa atin ay hindi na lang bahagi ng buong mundo, kundi ang buong kalupaan ay ipapamana sa atin. Sa katunayan, sinipi ng ating Panginoon Jesus ang awit na ito o kanyang sinabi ang partikular na bersikulong ito nung sabihin ng ating Panginoon sa Matthew 5:5, mapapalad ang maaamo sapagkat mamanahin nila ang lupa. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Hindi na lang po the land, but the earth. Ang kabutihan ng Diyos ay
nagbibigay inspirasyon sa mga magulang na mag-iwan ng mana para sa susunod na mga henerasyon. Di po ba? So, ang Diyos po ang nagpasimula nitong tinatawag na paghahanda ng mamanahin ng mga susunod na henerasyon. Ang Diyos po ang nagsimula na magbigay inspirasyon sa mga magulang na mag-iwan ng mana sa susunod na henerasyon. Ang pera ay naipon para sa mga anak. Ang pera ay naiipon para sa mga apo ng isang tao upang sila ay magkaroon ng maagang simula sa buhay. Ay isang magandang simula, isang magandang bagay. Ngunit, ang mga taong nagpaparangal sa Diyos, ang mga taong nagpaparangal sa Panginoon, ay nagpapakita rin ng pagmamalasakit, nagpapakita rin ng pakikiramay sa mga mahihirap, at gumagawa sila laban sa kawalan ng katarungan at laban sa diskriminasyon. So ito pala yung pwedeng magmana ng buong kalupaan. Ano ho? Yung mga nagpapakita ng pagmamalasakit. So may inheritance, may mana na naghihintay para sa mga umaasa sa Diyos, at habang umaasa ay pinaparangalan ng Panginoon sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamalasakit, pagkikiramay sa mga mahihirap, at gumagawa ng mga hakbang laban sa kawalan ng katarungan o hustisya at laban sa diskriminasyon. Sa lahat ng ginawa niya, tinularan ng Panginoon Jesus ang mahalagang turong ito, gumawa ng mabuti, magmalasakit sa mga taong nangangailangan, mag-ipon ng para sa inyong mga anak ng anumang pwedeng ipamana sa kanila. Pero ang mga maamo ay mamanahin ang buong sanlibutan. Mahalin ang Panginoon. Ibigin ang inyong kapwa sa pangalan ni Jesus. Ibahagi ang mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos, at alamin na sa pamamagitan ng biyaya, mayroon kang mga pagpapala ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Yan po ang pinaka the best, pinaka mainam, pinaka maganda na pagpapala na mamanahin ng sinuman. Ang buhay na walang hanggan na siyang ibibigay sa lahat ng magtatagumpay. Pero bago natin matanggap ang tinatawag na mana ng buhay na walang hanggan sa langit, sa kabilang buhay, ay hindi dapat tawawala ang mga gawaing marangal habang tayo ay nasa mundong ito. Ano-ano po yung mga bagay na marangal na dapat tularan natin ng Panginoon? Gumawa ng mabuti. Habang nandito tayo, dapat ito ang ginagawa natin. Gumawa ng mabuti, magmalasakit sa mga taong nangangailangan, mag-ipon ng iyong mga salapi para sa inyong mga anak, kasama din po yan sa ating paghahanda. Hindi nawawala ang pinakamataas na dapat ginagawa natin habang hinihintay natin ang experience natin ng buhay na walang hanggan, ay mahalin ang Panginoon. Ibigin ang ating kapwa sa pangalan ni Jesus. Pag minamahal po natin ang Panginoon, madali na rin pong ibigin ang ating kapwa-tao.
ibahagi natin ang mabuting balita ng Panginoon, mabuting balita ng pag-ibig ng Diyos. At dapat nating malaman na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, mayroon tayong pagpapala ng buhay na walang hanggan sa kanyang kaharian. Amen? So, meron po tayong inheritance na naghihintay sa atin. Pero meron tayong gagawin habang hinihintay natin yung ating inheritance na yan. So sa ating pagtatapos, samahan niyo po ako sa ating declaration today. Sabihin po natin, Lord, You are our greatest treasure. Help us not to live for ourselves and our own comfort, but to give from the abundance You give, to help people in need, and to bless our children, especially with the inheritance of faith. For Jesus' sake, amen. One more time, say, Lord, You are our greatest treasure. Help us not to live for ourselves and our own comfort, but to give from the abundance You give, to help people in need, and to bless our children, especially with the inheritance of faith. For Jesus' sake, amen and amen. Oo nga po, ano, ang pinakamagandang dapat ipamana natin sa ating mga anak ay ang magkaroon sila, matutunan nilang ibigin ang Diyos at magkaroon ng pananampalataya. Wala pong saysay, kahit milyon-milyon po ang iwanan nating mamanahin ng ating mga anak at ng ating mga apo, kung hindi natin naipakilala ang Diyos sa kanila, mawawalan po ng saysay ang lahat. Kaya ang pinakamainam, pinakamagandang pwede nating ipamana sa ating mga anak ay ang maipakilala natin si Jesus sa kanila. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, maraming salamat sa aral na aming tinanggap uli sa umagang ito. Salamat na tinuruan mo kami ng tunay na kayamanan, ang tunay na mamanahin. Ang pinakamainam na mana ay ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan. Habang hinihintay namin na ito'y maranasan na namin, bagamat tinanggap na namin, may mga gagawin din kaming mga hakbang upang maipakita namin na kami nga ay karapat-dapat magmana ng buhay na walang hanggan. Tulungan mo din kami na makita ang kahalagahan ng pananampalatayang maipamana namin sa aming mga anak. Dahil ito ang pinakamainam na uri ng mana. Maraming maraming salamat po sa pangalan mo, Jesus. Amen and amen. Maraming maraming salamat sa napakaraming sumusubaybay. Libo-libo po ang sumusubaybay. Pag bumalik po ako bukas, nakikita ko na po na napakarami pong nanood na, nag-replay ng ating devotional. At una, nagpapasalamat din po ako sa patuloy na sumusuporta sa ating programa sa pamagitan ng pagbibigay ng pagpapadala ng mga stars. Ano ho? At matulungan natin ang Facebook at matulungan din natin ang ating online program, ang JLG Space TV. Maraming maraming salamat po. So, araw po ng Martes ngayon. It's a busy day. At pagpalain nawa ng Panginoon ang ating mga buhay, trabaho, yung mga matutulog pa lamang,
yung mga pagising pa lamang, yung mga katulad kong nasa time zone na magsisimula pa lamang sa maghapong ito. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos sa pangalan ni Jesus. Ito po ang inyong kasama, Pastor Rene Alog. God bless us all and Shalom.